Sumuko raw si Joel Estorial dahil natakot at konsyensya sa kanya pong ginawang pagbaril kay Lapid sa Las Piñas. Pinangalanan din niya ang kanyang umano'y mga kasabwat. Sila ay ang magkapatid na sina Edmond at Israel de Maculangan at ang isang Orlando na siya pong naging rider nila Estorial. Sinabi rin ng suspects na isang taon pong taga isang tao na taga Bilibid daw or nasa loob po ng munti ang nag-utos sa kanila na patumbahin si Lapid at pero hindi niya ito pinangalanan, ha, mga kapatid. Nagpresenta rin si Interior Secretary Benner Abalos sa mga ebidensya na si Estorial ang hinahanap po nila na suspect. Base sa ballistic exam, nagtugma daw ang nakuhang bala sa crime scene sa baril ni Estorial. Nakuha rin sa kanya ang pulang jacket na nakuhanan po ng CCTV. Sa ikatlong ebidensya, kamukha raw ni Estorial ang kuha doon sa CCTV. Pero ang pamilya ni Mabasa, hindi kumbinsido na si Estorial ang tunay na gunman. Kaya raw sana hayaan sila na makaharap mismo ang nagpakilalang gunman. Pakinggan po natin si Roy. Wala po iba kundi ang kapatid po ni Percy Lapid na si Roy Mabasa. Hi Roy, good evening. Magandang gabi po sa inyo lahat at salamat po sa pagbibigay ng oportunidad na makapagsalita dito sa inyo. Alam ko na busy day and night ito, no, lalo na for you, Roy. Nakikita ko nasa kotse ka nga ngayon, ano, dahil alam ko na hindi pa tapos, ano. Although may mga interviews ka pa tonight, ano, ay hindi pa tapos, mukhang may activity pa na related saan sa pagsuko nung sinasabing suspect. Meron pa bang gagawin ngayon ang PNP nakasama kayo? Yeah, in fact, bumalik ako dito sa Las Piñas ngayon lang, ano, at mukhang pagbibigyan nila yung ating kahilingan na makausap natin yung suspect at saka mag-walk through doon sa scene of the crime na gusto nating mangyari. Sapagkat yung agam-agam po ng publiko, hindi lang naman po ako eh. Kung magbabasa kayo ng social media at yung mga tawag sa akin mula sa buong mundo, mga Pilipino na sa iba't ibang lugar, eh merong silang agam-agam dito sa ipresenta kaninang umaga, no? Kaya yun, ang aking magiging role dito ay gusto ko na maalis yung agam-agam na yan. At ito'y sabi ko nga, ito, pagbibigyan tayo, inaantay natin yung suspect kung darating dito at pupunta tayo dun kung saan yung nangyari yung actual na pagpatay sa aking kapatid. So ito'y tinatawag natin na walkthrough, ano? Meron kayo, parang kumbaga yung ano, how, yung kung pinaka malapit sa pwedeng nangyari nung gabing yon. Ganun yung re-reenact dyan maya-maya. Ganun ba, Roy? Totoo yun. Totoo yun. At saka gusto nating makita yung kanyang mga mannerism, yung kanyang itsura, yung actual itsura, kung wala siyang helmet kagaya nung ginawa nila kanina. Nagtataka yung marami, bakit daw nakasuot pa ng helmet, eh hawak na siya ng pulisya. At sana eh, binabaman lang daw yung mask para makita siya ng buong buo. Sapagkat dun sa nilabas na CCTV at litrato ng PNP nung mga nakaraang araw, nung isang linggo, ay meron, maaninig naman natin yung figura nung tao na nilabas nilang alleged gunman. At siguro baka mamayang gabi, magkaroon ng liwanag ito. At masasabi ko na talaga sa sarili ko na ito nga, whether ito nga yung gunman or hindi ito yung gunman. Yeah. Kuya Roy, ano ba yung dahilan o ano ba yung agam-agam na nakikita mo nung ipinresenta itong suspect na ito? And of course, sabi mo kanina gusto mong makita yung mannerism. But aside from that, ano yung gusto mong marinig from him? Gusto ko munang i-describe nila sa akin kung paano siya pumunta doon sa scene of the crime. Kasi doon sa napanood kong ipinakita sa akin ang CCTV ng ating pulis, ano? Medyo mahaba-haba yung senaryo na ginawa nung paghahanda nitong mga pumatay sa aking kapatid, ano? Gusto kong makita kung mare-recall niya ba yung ginawa niya last week? Mare-recall niya ba yung mga dinaanan niya? Kung paano siya naglakad? At kung paano niya tinuhog yung papunta doon sa papasok ng subdivision? Sapagkat sumakay ng motorsiglo ito nung malapit na ron, nung pumasok na yung sasakyan ng kapatid ko, no? Yan, nakikita ninyo sa inyong footages. Lahat yan, gusto kong ipa-describe sa kanya. Para matest din natin yung kanyang kredibilidad, ano? Kung ito'y totoong nagsasabi ng totoo. Yeah. In fact, kasama ko ngayon yung abogado ni Ka Percy, ano, na
kasamahan din natin sa media at naging abogado upang siya rin ay masaksihan niya mismo personal kung totoo ang identity nito at totoo ang sinasabi nitong ipinisinta kanina sa Camp Ramen. Mm-hmm. Eh, yun pong sinasabi na ang nag-utos daw eh someone na from inside the Bilibid. Kumbinsido ba kayo doon? Meron ba kayong nakikitang angulo or posible na tinutukoy nilang individual na involved? That is totally a separate story for me kasi nakakatakot na isipin na ganyan yung actual na kwento sapagkat kung ako ang tatanungin mo, baka 50% na lang ng pag napasok ka sa kulungan at ikaw yung nagpapatay dyan, baka 50% na lang ang chance mo mabuhay, ano? Bali ba, itong mga nakaraang buwan at nakaraang taon, alam naman natin na maraming high profile inmates ang namatay dyan sa loob ng yes. ng Bilibid. Yung iba ay namatay di umano sa COVID, yung iba naman ay kabata-bata, 26 anyos, ay inatake na lang bigla. Ayaw nating mangyayari yung ganong klaseng kwento sapagkat medyo masalimuot yan pag ganyan na nangyari. Ibig sabihin, kung sinabi dyan galing at namatay na yung pinaghihinalaan na middleman, eh wala na tayong patutunguhan dahil wala na magtuturo dun sa mastermind. Nakita nyo naman kanina, nung in-interview yung alleged gunman, eh wala naman siyang maiturong mastermind pa. Wala naman siyang sinasabi gaano na material sa ikare-resolve nitong kaso ni Kapersi. Sir Roy, si Chicky Verhel po ito. If I'm not mistaken, ay gusto ng pamilya ninyo na dadaan sa cross-matching, no? Ito ba ay mapagbibigyan? And ano exactly ang mangyayari dito sa cross-matching po? Ang ibig ko sabihin dun sa cross-matching kanina ay talagang gusto ko siyang ma-identify yung muka, yung pangangatawan, sapagkat yung ipinisenta sa atin na video footage ng CCTV okay. ay gusto nating malaman kung talagang siya yon. Kasi ayan, kagaya niya pinapakita nyo ngayon, mahalaga para sa aming pamilya na maipsan yung aming kalooban na malaman namin na ito nga yung gunman sapagkat mababawasan na kami ng isang tinik sa aming lalamunan. Pupunta naman kami sa next phase ng kaso, yung pag-identify dito sa middleman. Pagkatapos nun ay pupunta na tayo doon sa mastermind. Medyo masalimuot pa po ito, kaya kung magkakamali tayo sa umpisa pa lamang, mali na po lahat ang prosesong susundan yan. Yun po, itiyak yan. Sa lahat ng investigasyon sa pulis, alam naman natin na kapag mali na ang simula, mali na ang dulo niyan. Most probably. Bakit ngayon lang po pala iniharap po nila itong suspect na to sa media? Eh, parang Biyernes nung nakaraang linggo ay sinabi na po ni DILG, si Mr. Benher Abalos po, ng DILG, no, na meron ngang nag-surrender na suspect. So bakit ngayon lang daw po? Well, hindi ko pa masagot yung ano, no, yung katanungan niyan, Chiki. But kanina, siguro makikipag-usap din tayo kay Secretary Abalos, ano, upang linawin natin yung mga bagay na 'yan. Sapagkat kami dalawa lang ang magkausap diyan eh. Tinawagan niya ako. At nagpapasalamat naman ako sapagkat ang kagalang-galang na kalihim ay binibigyan ako ng importansya at binibigyan ako ng update kung ano na ang development dun sa kaso. Balit, yun din ang isang katanungan na itatanong natin sa kanya. Bakit kung nung Friday pa nila sumuko yan, ay ngayon lang nila inilabas, ano? Sapagkat inabot na ng 3 or 4 days bago nangyari itong paglabas, no, paglutang ng alleged gunman. So ngayong gabi po, gagawin yung walkthrough at saka makakaharap ninyo yung suspect. Bukod po sa inyo at sa abogado, sino pa po yung makakasama? Sa pagkakaalam ko ay darating dito yung district director ng Southern Police District at syempre yung chief of police ng Las Piñas kung saan nangyari yung krimen. Alam ko kami lang eh, but we will see kasi kadadating ko lang din dito at sinabi ay meron pa akong time na mag-relax ng konti.
Oh, actually, na yung next question ko na parang ako eh. Alam ko na technicalities yung kanina pa natin pinag-uusapan, pero alam ko mahirap ito, no, lalo kung kapatid ni Roy si Percy, ano, sabi nga niya ngayon, kailangan niya mag-relax, ano, before that before that meet up or before that walk through. Kamusta ka, Roy? Eh, ano ba, kampante ka ba? Baka kasi ano, no, may mga bugso ng damdamin, lalo na kung mamaya at face to face. Hindi naman siguro, alam mo, ang ito nga yung iba yung nararamdaman ko eh, parang hindi ako masyadong excited. Walang galit sa dibdib ko dito sa nakita kong suspect. Ay, for what reason I do not know. Baka nga mali siguro ito. But alam mo, iba yung sense nung kapatid mo yung namatay. Mararamdaman mo yung galit mo kung nakita mong yung gunman eh nasa harapan mo. Pero sa ngayon naman walang, ang aking inaalala lang sa ngayon ay yung pamilya ni Percy, ano? Sapagkat ang aking uunahin aside dito sa kasong ito ay masiguro na sila ay safe. Yan ang pangunahing layunin ko bukod dito sa pag-asikaso sa kaso, matiyak na hindi sila mapapahamak, walang mananakit sa kanila, at hindi mauulit yung ganitong karumal-dumal na kaso. Sapagkat hanggat nasa labas pa ang mga suspects, ang mastermind, ay hindi po kami matatahimik. Sapagkat kahit ako ay lumalabas na mukha nitong kasong ito, ako man ay mayroong pag-aalinlangan sa aking seguridad. At yan po ay i-discuss ko rin siguro kay Secretary Abalos at siguro kay Executive Secretary Lucas Percy. Ayun ang asana yung isusunod kong tatanong kung paano ba yung security ng family. So at least magkakaroon na pala ng discussion. Family plus Roy is part of ano, no? Yes. Nasa industry rin sa taga-media rin si Roy eh. Hindi ka naman pinuntahan sa bahay, Kuya Roy. Palagi ako wala sa bahay. Siguro ayun. same kwento sa iba. Yung iba pinuntahan. Kuya Roy, baka may gusto ka pang idagdag. Para makarating sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Siguro paano na rin to? Sasamantalay ko na rin na magpasalamat sa sambayan ng Pilipino, lalo na yung mga naniwala sa aking kapatid, no? At sila po ang nagbibigay sa amin ng lakas sa panahon ito. At pasalamat din po sa mga iba't ibang organisasyon ng media na nasa tabi namin. Nandiyan din po yung international community. Napakahalaga po ng ginagampanan nilang role. Sila po yung nagpapaalala, hindi lamang po sa ating mga Pilipino, kundi sa ating pamahalaan na ang kasong ito. Anyway, gaya na sinasabi ko, nagpapasalamat ako sa international community sapagkat sila po yung kumbagay nagpapaalala sa ating pamahalaan na itong kasong ito ay dapat magkaroon ng complete resolution. Sapagkat hindi rin nila nais na mapabilang ito sa numero ng humigit kumulang sa 200 mamamahayag na namatay magmula noong 1986 hanggang sa kasalukuyan. Yun lang po yung aking panawagan at pagpapasalamat. Kasama na po kayo sa gusto kong pasalamatan dahil kayo yung naglalagay dito sa isyung ito sa kaisipan ng sambayanan. Kung wala po kayo baka nabaon na sa limot itong kasong ito. Okay, again, kami nag-extend na aming pakikiramay ano, doon sa pagkawala po ng inyong kapatid Roy. At alam mo naman na supportado ka ng mga kasamahan mo. No? So, we'll get more updates from you. Alam ko sana hindi ka makulitan sa mga taga-media na humingi ng site mo. Pero, alam ko marami nakapila. I'll be talking to some colleagues after this interview. Thank you so much. Thank you, Roy. Thank you.